Hi guys! Hope you are all well. Thank you for joining me in another episode of Lawfully Pink. Marami ang namomroblema kung paano mababawi ang kanilang bahay o kaya lupa sa mga illegal occupants. Lalo na kung hindi na ito nakakapagbayad ng renta o kaya bigla na lamang nanirahan sa inyong bahay o lupa na walang pahintulot. Pero bago po tayo magreklamo, marami tayong bagay na dapat i-consider para hindi po madismiss ng hukuman ang inyong kaso. Una, if the dispossession of the real property has not lasted for more than 1 year, then you should file a case of either forcible entry or unlawful detainer in the Metropolitan Trial Court. Alamin po natin kung ano ang pinagkaiba ng forcible entry and unlawful detainer. Sa forcible entry, the possession of the defendant is illegal from the very beginning. Again, uulitin ko, illegal from the very beginning ang possession ng defendant of the real property. Okay? Having deprived the actual possessor of his possession by force, intimidation, threat, strategy, or stealth. Example nito, yung mga trespassers na gumamit ng puwersa para pilitin kang umalis sa iyong bahay at sila na ang nanirahan doon. Sa unlawful detainer naman, the possession was legal from the very beginning. Again, legal from the very beginning ang possession ng real property by the defendant. But it subsequently became illegal because of the expiration or the termination of the right to have possession by virtue of contract, express, or implied. Ang famous example nito ay yung mga landlord and tenants. Again, in filing the proper case, alamin nyo kung paano nagkaroon ng possession of the subject property ang defendant. If it was illegal from the very beginning, then it is forcible entry. If it was legal from the beginning but became illegal, then it is unlawful detainer. Sa forcible entry, kailangan mapatunayan na nagre-reklamo na siya ang may physical possession ng property and he was subsequently deprived thereof. In unlawful detainer, the plaintiff does not need to prove that he was in prior physical possession. In forcible entry, general rule, hindi na kailangan ng demand to vacate before filing the case because the occupancy is illegal from the very beginning. Except if the forcible entry was made through stealth. Stealth in Tagalog ay pagnanakaw ng palihim o patago. Of course, hindi naman niya mananakaw ang bahay at lupa, pero maaaring palihim o patago niya nanakaw ang inyong titulo. At maaaring nailipat niya ito sa kanyang pangalan. In which case, kailangan ng demand letter to support the forcible entry case. While in unlawful detainer, demand to vacate is necessary as a rule. Both in forcible entry and unlawful detainer, we need to file the action in the Metropolitan Trial Court, as what I said previously, within 1 year from the dispossession of the real property. Ngayon, kailan ang reckoning point ng 1 year period? Sa forcible entry, ang 1 year period is generally counted from the date of the actual entry of the defendant. For example, from the time that he had physical possession of the property. Pero kapag ito ay through stealth, the 1 year period shall be counted from the time na nagpadala ka ng demand letter. While in unlawful detainer, the 1 year period shall be counted sa last demand na pinadala mo in case non-payment ng renta or na-violate ng tenant yung terms and conditions ng lease contract. Uulitin ko lamang po, kailangan hindi ito lumagpas ng 1 year period. Otherwise, ibang kaso na dapat mong i-file, which we will tackle more about sa aking future episodes. Question, paano kung sadyang mabait ka tapos sa umpisa pa lang tinolerate mo na ang pagtira ng defendant sa bahay or lupa mo? Wala kayong kontrata or anything. Pwede mo pa rin ba siya mapaalis
through unlawful detainer? Ang sagot ay yes, pwede pa rin. Basta padalahan mo lamang siya ng demand letter asking him to vacate the property. In case hindi pa rin siya umalis kahit nagpadala ka na ng demand letter, then his possession of the property starts to become unlawful at may cause of action na tayo for unlawful detainer. Sa unlawful detainer case, ano ang dapat na nakasaad sa demand letter? Para maging successful po ang ating unlawful detainer case, it is very important na ang nakalagay sa iyong demand letter ay you are hereby demanded to pay the overdue rentals and vacate the premises. Again, emphasis on the conjunction and. In case pinapaalis mo siya dahil hindi na siya nagbabayad ng renta, uulitin ko, you are hereby demanded to pay the overdue rentals and vacate the premises. In case nag-violate siya ng terms and conditions ng lease contract, ang ilalagay mo naman ay to comply with the lease agreement and vacate the premises. Again, emphasis on the conjunction and. Napaka-importante ng conjunction na and. Dahil kapag hindi mo ito ginamit at ang ginamit mo lamang ay ang conjunction na or, hindi magpo-prosper ang iyong ejectment case. Magiging civil case lamang ito na specific performance. May exemptions ba sa pagbibigay ng demand letter in unlawful detainer cases? Yes. Ang dalawang exemptions ay kapag nag-expire na ang contract of lease o kaya meron kayong handwritten agreement na hindi na kailangan magbigay ng demand letter ni lessor para paalisin si tenant. In case nag-expire na ang contract of lease, hindi na kailangan magbigay ng demand letter ni lessor. Agad-agad, may cause of action na siya to file an unlawful case against kay tenant. Tandaan, ang cases of unlawful detainer and forcible entry, they are subject to summary procedure. And the main issue here is who has the right to the possession of the real property. Now, dumako tayo sa one way of recovery of possession ng inyong property, which is action publiciana. Diba kanina, sa forcible entry and unlawful detainer, kailangan the dispossession has not lasted for 1 year. Okay? Pero papaano kung lumagpas na ito ng 1 year? The proper remedy would be to file an action publiciana, okay, to the regional trial court. Now, if your issue is to really recover the ownership, then you should file an action reivindicatoria or the action for the recovery of ownership, which necessarily includes the recovery of possession. Again, this should be filed in the regional trial court and not in the metropolitan trial court. So there you go, dyan po nagtatapos ang ating episode for today. I hope I have helped you somehow. Again, if you have questions, please feel free to place them in the comment section and I will do my best to answer them in the next episodes. For our Bible verse, I would like to share this with you. In Exodus 20, verse 17, it says there, "You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor." May we be able to please the Lord by being honest in all our dealings. Thank you for watching and see you on my next episode.